ang 10 mga nakakatakot na nilalang sa Pilipinas. Bawat bansa at kultura sa ating daigdig ay may pinaniniwalaang mythical creatures. Merong mga mythical creatures na mababait, ngunit meron ding masasama at nakakatakot na mythical creatures. Sa Pilipinas ay napakaraming kwentong kababalaghan na nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon. Kilalanin natin ang 10 mythical creatures dito sa Pilipinas. Number 1, Duwende. Sila ay maliliit na nilalang na nakatira sa bahay, puno o umpong ng lupa o punso. Sinasabi ay karaniwang lumalabas ang mga duwende sa dapit hapon o sa mga oras na nag-aagaw ang dilim at liwanag. Ang mga duwende ay maaari di umanong magdulot ng swerte o kamalasan sa ating buhay. Depende kung paano sila pakitutungan. Ang salitang tabi-tabi po sa tuwing mapapadaan sa isang punso o puno ay tanda ng pagbibigay galang sa mga nuno o engkanto na naninirahan doon. Number 2, Digbalang. Kalahating tao at kalahating kabayo. Ugali nila ang manghalay ng kababaihan upang punlaan ng kanilang lahi. Sinasabi na sila din ay tagamantay ng mutya ng kaligasan. Number 3, Aswang. Sila ay kalipunan ng mga nilalang na nagbabago ng kanilang anyo mula sa pagiging tao, pusa, hayop, patungo sa pagkahalimaw upang maghasik ng lagim. Number 4, Kapre. Ang kapre ay kabaligtaran ng mga duwende dahil sa taas at tangkad nito. Ang sabi-sabi ay kasing taas ng poste. Pinaniniwalaan na namubugad ang mga kapre sa mga matatangkad, matatanda na punong kahoy tulad ng akasya, mangga, madre de cacao. Sila ay humihit-hit ng tabako habang kampanting nakaupo sa ibabaw ng kanilang puno. Nakapanginglabot, di umano ang itsura ng isang kapre ayon sa mga nagsasabi na nakakita ng malapitan sa mga nilalang na ito. Ang mga kapre daw ay may itim na balat na may malagong balahibo. Sila rin ay merong mapupulang mga mata. May paniniwala na pag ikaw ay nagpunta sa gubat at naligaw, ikaw ay pinaglalaruan ng isang kapre at kailangan baligtarin ang iyong suot upang makabalik sa pinanggalingan o makarating sa paroroonan. Number 5, White Lady. Ang White Lady ay sila ang hindi matahimik na kaluluwa ng mga babae pinagsasamantalahan at ginawan ng karumaltumal na krimen na sanhi ng kanilang bigla ang kamatayan. Karaniwan silang nagpapakita ng nakaputi kung saan nanggaling ang katawagan sa kanila na White Lady. Meron ding nagsasabi na meron ding nakakakita na nakasuot ng itim o nakapulang babae. Kadalasan sila ay lumilitaw sa mga lumang bahay, kalsada, sementeryo at kung minsan naman ay nakikiangkas sa sasakyan o motor. Ang kanilang presensya ay makapanindig balahibo. Number 6, Sirena o tinatawag na engkantong tubig. Ang sirena ay kalahating tao at kalahating isda. Ang mga kwento-kwento ay napakaganda di umano ng mga sirena. Kung kaya ang mga mangingisda ay nahuhumaling sa kanila na sumasama sa pusod ng dagat. Number 7, Manananggal. Ang manananggal ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Ito ay sinasabing nagpapalit ng anyo kapag sumapit na ang hating gabi. Ang mga manananggal ay may kakayahang hatiin ang katawan at tinutubuan din ito ng pakpak na parang sa paniki.
paborito daw kainin ng mga manananggal ang sanggol sa sinapupunan ng isang babaeng nagdadalang tao gamit ang kanilang dila na kasing nipis ng karayom at kayang humikop ng dugo. Number 8, Tiyanak. Tiyanak ay isang nilalang sa mitolohiya ng Pilipinas, gumagaya sa anyo ng isang bata. Karaniwan nitong hinuhubog ang sarili bilang isang bagong silang na sanggol at umiiyak katulad nito upang mahikayat ang mga walang kamalay-malay na manlalakbay. Kapag dinampot ng isang biktima, nagbabalik ito sa tunay na kaanyuan at atyakihin ang biktima. Bukod sa paglalaslas sa mga biktima, natutuwa rin ang tiyanak sa pagliligaw ng landas ng mga naglalakbay o pagdukot sa mga bata. Number 9, Mangkukulam. Ang mangkukulam ay taong gumagamit ng salamangka para sa masamang mga layunin. Tinatawag din itong bruho kapag lalaki o bruha kung ito naman ay babae. Number 10, Batibat. Ang batibat ay isang malaki, mataba at matandang babae na dumadagan sa dibdib ng kanyang mga biktima habang natutulog. Nagdadala ang batibat ng bangungot sa mga tao. Kilala ang halimaw na ito sa Ilocos. Naninirahan siya sa puno. Kapag pinutol ang punong tirahan niya ay ginagamit na haligi ng bahay, bibiktimahin niya ang sinumang matulog malapit dito. Kailangan kagatin ng biktima ang kanyang hinalaki o pagalawin ang kanyang mga daliri sa paa upang magising mula sa bangungot. At yan ang 10 mga nakakatakot na nilalang sa Pilipinas.